2022 ay malinaw na isang laban ng Robredo versus Marcos. Ang paparating na 2022 presidential election ay tila patungo sa showdown sa pagitan ni Vice President LENI Robredo at dating Senador Bongbong Marcos, sinabi ng tagapagsalita ng Office of the Vice President nitong nakaraang araw. Sinabi ng abogado at tagapagsalita ni Robredo na si Barry Gutierrez sa isang pahayag na ang pagtaas ng bilang ni Robredo ayon sa pinakabagong survey ng Pulse Asia ay nagpapatibay ng rally ng suporta sa kanya. Binanggit ni Gutierrez na ito ay higit sa 2 beses na mas mataas kesa sa initial na bilang ng mga taong boboto kay Robredo. Ang 12 puntos na pagtalon sa mga numero ni Vice President LENI na higit sa pagdodoble ng kanyang mga resulta mula sa huling survey ay tiyak na pagpapatibay ng lakas at momentum ng kampanya ng bayan na lumitaw kasunod ng kanyang deklarasyon ng kandidatura noong October 7. Ang 2022 ay malinaw na ngayong laban ni Robredo versus Marcos, dagdag niya. Nauna rito, inilabas ng Pulse Asia ang kanilang pinakabagong survey para sa 2022 national elections. Pumapangalawa si Robredo na nakakuha ng 20% ng mga boto kung gaganapin ang halalan sa panahon ng survey noong December 1 hanggang 6, 2021. Gayunpaman, si Marcos ang nauna kung saan 53% ang mga respondent ang bumoto sa kanya. Ngunit kumpiyansa pa rin si Gutierrez na mas makakamit ni Robredo ang suporta dahil sa kanyang pare-pareho at hands-on na pamumuno. Kami ay tiwala sa susunod na 4 na buwan ang pare-pareho hands-on na pamumuno ni Vice LENI at ang masigasig na pagsisikap ng aming mga voluntaryo ay patuloy na lalawak at madalagdagan ang kanyang suporta, aniya pa. Simula pa lang ito, ipapanalo natin to, sabi pa ni Barry Gutierrez. So abangan ang showdown ni na Bongbong Marcos Jr. at LENI Robredo sa darating na halalan sa May 9, 2022. This is Politics Issue at iba pa.